Ito po ay ano ha, nagsasalita din po ito sa ano, alam ko ano to eh, sa taga channel ko to. Ito ang sabi po dito, ito ang pangbarakay Sara at Gloria. Oh, in GR numbers 257401 and 257916, Lincoln Wee Ong versus Senate Michael Yang Hong Ming versus Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, issued in 2023, the Supreme Court did not make a distinction between witnesses and resource person. In fact, it constantly referred to resource person in relation to the contempt powers of Congress. Like I said, taking an oath ensures that Congress can perfect its right to cite a resource person in contempt if he or she is not telling the truth on a relevant question in aid of legislation. Kasi nga po, kagapon, doon po sa, ano, sa Congress, ay etong si BP Sara ay pinaghiwalay, eto po nga tinatawag na witnesses at resource person. Pinaghiwalay po niya at ang sabi nga po niya, hindi naman daw po ano yan. Hindi daw po siya dapat na mag-take an oath dahil siya daw po ay resource person, hindi po siya witness. Medyo nalito lang siguro yung committee chairman doon kasi dapat pinaglaban niya na mag-take ng oath etong si BP Sara dahil siya po ay pumunta doon as resource person and witness. Iisa lang 'yon, hindi po magkaiba 'yon. Kumbaga, kung ikay pinatawag sa Kongreso, resource person ka man o ikaw ang tawag mo man sa iyong sarili ay witness ka, kailangan mong mag-take ng oath para po mabigyan ng ano ng Kongreso ang iyong mga sasabihin ng pagtimbang at ikaw ay ano, kumbaga hindi ka magsisinungaling. Ang sasabihin mo ay katotohanan at puro pawang katotohanan lamang. Yan po yung ano, yan po yung sinabi ng ating eto si Antonio P. Contreras. Alam niyo po, napakadali lang naman nun di ba? Kung ikaw naman ay wala ka naman tinatago at ikaw naman ay wala ka namang ano, wala ka namang inililihim, di ba? No problem sa iyo yung pag-take ng oath. Walang problema sa iyo 'yun kasi hindi naman ano 'yan, hindi ka naman na i-judge diyan ito ay pe-play ko po yung video na sinabi ni BP Sara. At yung sinabi po ni Kong Ako. Ayan. Kasi maganda pong maano natin to, mapag-usapan natin to. Kasi masyadong misleading itong si BP Sara. Nung nakaraan, ang sabi niya sa kanyang fake news na pinakawalan ay meron daw pong meron daw pong dalawang tao lamang ang may hawak o may control ng budget ng ating bansa. Sinabi po yan ni BP Sara sa isang interview. Yung interview na yon, syempre, scripted na pabor sa kanya yon, di ba? At ngayon, eto na naman, kung nagpakawala na naman siya ng misinformation dahil lang sabi nga niya, iniba niya yung the witness, iba daw yon sa resource person. Pero pag ikay pinatawag nga sa Kongreso, kailangan mong mag-take ng oath para ma-determine yung pagsasabi mo ng katotohanan. Okay, puntahan natin. The Vice President refused to take her oath. We will respect that. In the meantime, Comsec, please proceed with the oath taking of the other witnesses.
To all the other witnesses and or resource persons, please stand up and raise your right hand, inviting the DBM, the COA, and other staff from the Office of the Vice President, Your Honor. Okay, please your right hand. Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. The oath has been administered, Your Honor. When you sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules. Okay. In aid of legislation. Yes po. Sir, nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po, ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po? Ang ano po? Kayo po. Kaya nga, yes po, lahat po ino-out po. Yes, po. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Eh, nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right, opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-out. Wala po kayong rules sa resource persons? Ayan o. Oh. Ah. Ah. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Resource persons nga po kayo, nakalagay witness dito. Witness din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons, ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Yun pong rules in aid of legislation. Mr. Chair, point of order. What is the point of order of the Honorable Congressman Mapapagal? Witness, resource person, etc., etc. Ma'am, ma'am, pakilakas lang po, hindi po marinig. Persons and accused has been taken up in previous legislative inquiries in aid of legislation. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate, where Senator Miriam Defensor Santiago issued had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasize that there is a difference between a mere witness and accused, and it can appear from statements and privileged speakers that there is person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule. Puro katanggol, Gloria. Itong si Gloria po, tuta to ni Digong. Aso to ni Sara. Pati itong si Marcolecta. Kaya po, ganyan po ang kanilang pagtatanggol dito kay Sara. Ngayon nga po, ito nga po, ang ito po ang naging pasya ng Korte Suprema sa kaso po, kaso ni Lincoln
Biong versus Senate at Michael Young versus Senate Committee on Accountability of Public Officers. Ito po ang naging desisyon ng Supreme Court. Ito po ay the Supreme Court did not make a distinction between witnesses and resource persons. In fact, it constantly referred to resource person in relation to the contempt powers of Congress. Like I said, taking an oath ensured. Ayun, ako nawala na. Okay, ensured. Ensures that Congress can perfect its right to cite a resource person in contempt if he or she is not telling the truth on a relevant question in aid of legislation. So ayaw po ni Sara na mag-take ng oath kasi nga po baka po siya ma-cite in contempt, hindi na siya makalaya doon po sa Kongreso. Kaya po yan po ang tingin kong dahilan kaya ayaw pong ayaw niyang mag-take an oath. Ngayon po meron po kasi kung ano diyan meron po akong ipapakita sa inyo na pinost ko sa aking community na okay, ito po yung nakalagay. Sampu po ito. Sampu po ito na kumbaga patungkol kay BP Sara. Ayan, si BP Sara na naka-headset pa po nung umaten ng Quadcom at para baka merong nag-ano sa kanya. Merong nagdidikta sa kanya ng kanyang mga sasabihin. Okay, ito po yun. Ang sabi ko po dito, handang maglingkod pero hindi magsasabi ng totoo. Kasi nga po, nahalata natin na itong si BP Sara ayaw pong magsabi ng katotohanan. Number one, kung malinis ang konsensya, walang dapat katakutan sa investigasyon. Hindi ito politika, ito'y trabaho ng mga nasa gobyerno. Which is tama naman, wala naman po talagang pamumulitika dyan. Okay, number two, lahat tayo accountable. Wala sanang gumagamit ng politika para umiwas sa tanong ng taong bayan. Sino ba ang namumulitika? Si BP Sara. Sino ang takot at umiiwas po sa tanong ng mga representante ng taong bayan? Si Sara. Ngayon, ayaw po niyang maging accountable sa mga nilustay niyang pera na kino-question po doon sa Kongreso. Vice presidente pa lang po yan. Di lalo na kapag naging presidente yan. Number three, pag may mga tanong sa pondo ng bayan, responsibilidad ng mga opisyal na sumagot. Hindi yung laging politika ang sinisisi. Lagi na lang pinopoint out ni BP Sara na pamumulitika ang nangyayari diyan sa Kongreso. Pero sa makatwid, ay gusto pong malaman ng taong bayan kung saan niya po nilulustay ang pera na nakalaan sa kanyang mga proyekto. Wala pong pamumulitika doon. Okay, number four, tama na ang diversion. Focus tayo sa issue. Ang tamang paggamit ng pondo ng bayan, yan ang importante. Totoo po yan. Yan po ang pinaka-importante. Pero ayaw na ayaw po nilang mapag-uusapan yan. Lagi na lang pong diversionary tactics ang kanilang ginagamit. Katulad na lang noon, si Sara Duterte pumunta na Germany para manood ng concert. Pagkatapos manood ng concert nang umuwi, panahon ng kabagyuhan nang siya'y umalis, nung dumating, sinisisi pa ang ating gobyerno. Pinapagalitan pa ang mga nasa gobyerno, mga nagtatrabaho sa gobyerno, dahil po siya po ay napicturan doon sa naiya na siya ipapali sa kasagsagan ng bagyo. Puro po diversionary tactics. Katulad niyan, meron pala siyang mga kagamitan, mga laptop na naka-imbak doon sa warehouse po ng ating DepEd. Apat na taon na nakapatenga doon itong mga kagamitan na ito. Sinabi niya,
napakarami niyang ibinibintang laban sa ating gobyerno. Ah, mga flood control, pagutuman, droga. Pero lahat 'yan ay sinusolusyunan, tinatrabaho ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh ito pa lang si VP Sara na question ng question sa trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya pala ang meron pong problema. Siya pala ang merong kasalanan. Siya pala ang merong ginagawang pagpapabaya bilang DepEd Secretary. Napakabihira lang daw po nitong pumasok sa DepEd. Napakabihira lang daw po nitong magtrabaho. Ah, at ito po si VP Sara, walang ibang ginawa kundi manisi ng ibang tao sa kanyang mga kapalpakan. Maninisi ng ibang tao, magtuturo ng mali ng ibang tao, pero siya pala ang merong ginagawang kapalpakan. Siya ang merong ginagawang mali. Kaya mahilig sa diversion itong si VP Sara. Number 5, hindi dapat tinatakasan ang tanong ng bayan. Ang investigasyon ay para sa katotohanan, hindi para sa 2028. Lahat po tayo gusto nating malaman kung saan po nilulustay ni VP Sara ang pera natin. Tayo po ay napakalaki ng ating pera sa gobyerno na hindi po maipaliwanag nitong si VP Sara kung saan nilustay. Lahat tayo gusto nating malaman kung saan niya ginastos yan. Pero dahil nga po ito ay confidential funds or intelligence funds, medyo nag-aano po diyan si VP Sara, parang ayaw niyang sumagot kasi nga daw confidential funds. Okay, number 6, sa halip na magturo ng politika, sagutin na lang ang mga isyung dapat ipaliwanag. Mas maayos pa. Eh, kaya lang nga po ayaw magpaliwanag ni VP Sara kasi nga po mabubuking ang kanyang mga ginagawang kabulastugan. Number 7, hindi lahat ng ginagawa ng Kongreso ay dahil sa politika. May mandato silang investigahan ang mga alegasyon, lalo na pag-usapin ng pondo. Bakit? Kasi pinapangalagaan po ang integridad ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kailangan nating masiguro na ang mga nakaupo po sa ating pamahalaan ay hindi po nangungupit. Pero ito nga si VP Sara, ayaw po niyang ma-question ang kanyang mga pondo na hindi maipaliwanag kung saan po napunta. Okay, number 8, kung ayaw mo ng tanong, ayusin ang trabaho. Ang investigasyon ay para masiguro na walang abusadong gumagamit ng pondo ng bayan. Kung ayaw mo matanong, VP Sara, mag-resign ka. Kung ayaw mo ma-question ang mga pondo na ginagamit ng iyong ahensya, ng Office of the Vice President, kung ayaw mo na ma-question kung saan napupunta ang mga pondo nito, di ba mag-resign ka? Kasi kailangan mo talagang ipaliwanag at ma-audit ng ating COA ang mga pondo na nilulustay mo. Ang mahirap kapag regular budget, napakatagal ubusin, napakatagal gastusin. Pero kapag confidential funds at intelligence funds, isang iglap lang, ubos lahat kagad. Okay, number 9, responsibilidad ng bawat opisyal na magpaliwanag sa mamamayan. Hindi politika ang dahilan sa bawat investigasyon. So lagi na lang pong binobrought up ni VP Sara na ang investigasyon po na ito ng Kamara ay pamumulitika, which is hindi po ito pamumulitika. Wala pong pamumulitika dito. Kailangan mo lang sagutin kung ano ang tama at kung ano ang totoo tungkol sa mga nawawalang pondo ng bayan, tungkol sa mga pinapasoling pondo sa iyo. Kaya lang, bakit ayaw mo itong sagutin, ayaw mo itong patunayan na wala kang kasalanan? Okay, number 10, kung para sa bayan ang layunin, hindi dapat iniisip ang susunod na eleksyon. Sagutin ang mga issue ngayon. Yun nga di ba? Sagutin mo yung issue ngayon. Sagutin mo yung mga issue ngayon. Mga perang nawawala. Na pinapabalik sa iyo ng COA. Mga bank accounts na questionable na may laman na pera ng taong bayan. Sagutin mo yan. Diba yun ang tama? Sagutin mo ang mga issue ngayon. Hindi yung ang pinopokusan mo
ay yung 2028. Huwag kang mag-focus sa 2028. Yan kasi ang inaantabayanan mo eh. Atat na atat kayo na maging presidente ka. Malabo na yun. Hindi ka na magiging presidente, BP Sara. Huwag mo nang naisin, pangarapin na maging vice president, na maging presidente ka pa. Kasi sinira mo na ang iyong sarili. Ayaw ng mga Pilipino magkaroon ng ganyang presidente na walang ibang ginawa kung hindi mamulitika ng mamulitika ng mamulitika katulad ng iyong ama na binubugawan ng mga ano, ng mga pakiskisa ng hotdog, ng mga burikat. Ah, yan ang ginagawa ng iyong ama. Yan ang gusto mong mangyari. Diba? Kaya ano, kaya ikaw ayaw mong sumagot ng maayos sa Kongreso. Ah, kasi yan ang iyong kagustuhan. Ang ayusin ang iyong papel sa 2028. Yes. Yung... Hindi sinara. Ah, eto po, oh, katulad nito, oh, napakalaking kababuyan ito ni Kibulok sa Kanidigo. Si Pastor Kibuloy ang gumagawa ng pang-aabuso. May, tama ba yung intindi ko na iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy. For example, ang meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni ano ni Kibuloy. At ganon? Mario Josep. Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa ano, nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila ay inialok din o ano tawag ba ito? Meron. Nagulat ako dun ah. Ako din. Medyo, hindi, medyo kan yun. Nasaan po yung yung victim na yun Miss Arlene? Sa loob ng town ni Loy. At ating gusto ipaga no, sa ating government, Katunyeng and Kajeri. Yung mga totoong pastoral na sinasabi nila, sila daw ang matutuong pastoral kasi tayo ay peking pastoral. Kasi dumating sila, wala na akon sa loob. So sana, panawagan natin na itong mga totoong pastoral ay sana maimbitahan sa Senado sa susunod na hearing para naman i-present nila itong mga accusation na ito at maprotektahan nila si Kibuloy. Ayun. Diba? Kita nyo, kung gaano po kawalang ya itong magkaibigan na to, si Kibulok at ito pong si Digong. Mga nagbubugawan po ng mga parang alam niyo yung ginawang burikat yung mga kababaihan. Ginawa pong mga bayaran na ano tong mga kababaihan na to, di ba? Nakakaawa. Nakakaawa po. Di ba? Kawawa yung mga kababaihan na ginawang ano nito, ginawang ano nitong sila Kibulok. Aba, eh pagkatapos gamitin ni Kibulok, ipapasa. Ipapasa po kaya Digong at doon po sa mga politiko, mga ibang politiko na kaibigan ni Kibulok, para nga naman, may pang-blackmail. Diba? Eh ang bibigyan niyan tsak ng mga burikat,
ng mga ginawa nilang burikat, eh yung pong mga bibigyan nila yung mga may mataas na posisyon sa gobyerno. Kaya pala etong si Kibulok, wala pong maka-question dito. Walang makalaban dito, walang maka-forma dito kay Kibulok. Bakit? Aba, kukontrahin mo ba yan? Binigyan kanya ng pastoral.